Ngayong umaga, makakasama naman natin si Commissioner Anthony Sulit ng Pinay Ballers, Pinay Ballers League at Merenciana Ewan Arayi, ang ating former slasher ng Philippine Women's Discovery Basketball Team o ang Philippine National Women's Basketball Team at kasalukuyang presidente ng Pinay Ballers League para pag-usapan kung ano nga ba ang adhikain nito para sa mga kababaihing mahilig maglaro sa larangan ng basketball. So, good morning. Good morning po sa ating lahat. So, yun nga, natanong ko kanina, ano ba yung Pinay Ballers League? Opo, ang Pinay Ballers League is composed po ito ng mga women's basketball players, UAAP, WNCAA. At ang approach po kasi nito is para mabuo lahat ng mga basketballistang babae dito sa Pilipinas. Marami sila. Marami po sila. Actually, we have 25 teams pero kinompose namin kasi ang hirap eh. So 18 teams po yung nabuo namin ngayong ligang ito. Paano pwedeng sumali dito? Pwede po as long as you love basketball, kung passion mo kung yan. Kung walang height. Yun yung tinanong ko eh. Laging pong problema. Ang height, it doesn't matter as long as you have a kids division na lang siya. Kids division. Pupunta po tayo dyan. No? Pero sa ngayon, kailangan yung mga alumni muna. So, ang adhikain ninyo ay basically to get all the female players together. Ang basketball talaga, parang yun na talagang national sport natin eh. Yes, when it comes to men's. Kaya yun ang binabangon namin ngayon. Medyo natulog ang women's basketball ng Pilipinas, kaya yun yung adhikain. Na mahirap po kasi pumunta sa mga probinsya na tumulong or mag-basketball clinic for women's kung wala ka namang maipapakita sa mga batang babae na may liga ang babae. So yun yung simula po ng aming vision at saka yung mission na simulan natin magpaliga, mas madali na tayong maghikayat sa mga bata. So unang-unang beses ito nabuo? Pero we had our first conference po noong August. Tapos po siya na October, 3 months po. Kasi ang hirap din po maglaro yung mga players, lalo't nagtatrabaho. Kasi yung mga una kong nakuhang teams, yung mga corporate teams. So, ang ginawa na po namin is every Sunday lang yung laro. Pero sa ngayon, dahil talagang very thankful kami kay God na pinansin kami ng mga kapwa namin babaeng basketballista at sumali sila, kaya nakabuo kami ng 18, which ginawa naman namin siya ngayon Saturday, Sunday. Oh, okay. Kailan ang umpisa ng inyong liga? Malapit na po. November 8 po siya sa Rizal Memorial Sports Coliseum po. So every Saturday and Sunday? Saturday, Sunday po. May cheerleading din? Pwede mo. Kailangan po ng basketball women's yan. Yung may mag-cheer, mapalalaki man o mapababae yan. Kailangan po namin May question ako, kasi naalala ko back in the 90s, malakas ang women's basketball eh. There was a time kasi when high school, college ako, we were varsity, kinalaban namin ng women's team, nandun pa si Cassie and the great. Yes. What happened to them? Bakit biglang natulog? Eh, we were doing so well even in international competitions then. Tumatanda po din ang mga babae. Yung iba po, nag-aasawa na. Ano recruitment process? Kaya hindi tuloy-tuloy na ano? It is, pero iba po kasi face the reality. When it comes to women's basketball, hindi po ako sa naninira. Pero hindi po kasi yan matunog. So, syempre, like ako, nung mga kapanahonan ko sa RP, iniisip ko din magtrabaho na lang. Kasi I have to help my family. Is it because of the culture, na machismo culture ng Philippines? Isa pa po yan, di ba? Naging tradition kasi ng mga Pilipino, ang lalaki talaga ang pinapanood. So, hindi din natin mabiblame yung mga viewers na lalaki yung focus nila, yung mga masculine. Kasi pag sa babae, ay, lalambot niyan eh. Parang sayang yung oras kung manood, di ba? Pero ipinapakita po kasi namin yan sa Pinay Ballers League na kahit babae ka, kahit ano ka pa, basta yung passion mo is to play basketball at you love what you are doing, magiging successful po yan. Pero experience ko, ha, nung lumabang kami sa women's team, hindi malamot ang mga girls. Kami ang nasa masana. Grabe! And katulayan na, we lost by almost 12 to 14 points. Tsaka ang pain tolerance nila mas mataas, iba, di ba? Kaya kaya nilang magbalya at magkipagbalyahan. Oh, Commissioner, tanong ko naman po, how did you get involved in this kind of effort ng Women's League? Ika nga, may kasabihan si Presidente natin na kailangan merong ika nga sa kape, kailangan may asukal. Yeah. Ako yung lalaki lang doon sa grupo eh. Kaya nga eh. Ah, ikaw lang pala ang thorn among the roses. Experience ko, yun ang sinishare ko sa kanila, yung pagparan ng tournament. Pero yung management, pinababayaan ko na lang sila doon. Kasi ang forte ko talaga, yung magpalakad ng liga talaga. Yeah. Yeah. Ang nag-come up kami ng program ni na Presidente ni Ewon, yun sa
kailangan long range to, hindi to mapuputol. Eh, binigay ko sa kanila yung konting idea na nalalaman natin to share something, and then bahala na sila kung paano nila gawa ng programa yung ganyan. Yeah. May pagkakaiba po ba dun sa men's basketball at women's basketball when it comes to running a league or running a tournament? Pareha, halos parehas lang po yan. Ang idea nga namin is yung kung ano yung naging success ng PBA, hopefully hindi man kami makapantay, at least man lang makasunod kami. Yeah. Para nang sa ganun, makakuha tayo ng mga player na yung malakas talaga na panlaban sa ating international. Kasi parating barnderang tapos eh, di ba? Mm-hmm. Usually third, second, yun ang nangyayari. So, kailangan ka pa natin kumuha ng fill-arm para lumakas tayo. And meron tayong breed dito eh. Yung katulad nga na sinasabi niya, sir, palaban niyo si Nakaasi. Eh, kami ho parati ang katsunap nung mga yun eh. Nasaktan din ho kami nung araw. May funding back ang liga ninyo? Yes, sir. Actually, when I started nung August po, I talked to all the teams, yung mga players na, are you willing na tumulong, maglabas ng pondo? Like, kasi kailangan mo magbayad ng registration fee, which is, doon po kami nag-start. Pero yung registration fee na yon, hindi po niya kaya. Yeah, of course. Hindi niya kaya, bayad sa referee, sa gym. Which I am very grateful because I have a lot of friends na willing to help me na, okay, Ewan, I'll shoulder your trophy. Okay, I will shoulder your shirt, yung mga pamimigay mo sa mga, kasi parang yan ang pang ano mo na eh, pang come on na lang. Come on. And then hindi kasi, ang pagtulong kasi hindi pinagdadamot eh. So yun yung mga na nahanap ko, like I have my friend there na nahihiyang sumama dito, na siya talaga yung tumulong sa akin when it comes to funding the league. Yeah. Kasi sabi ko nga, kung ang inipon ko 7 years playing in the national team is not enough for me na masustain yung liga. So nung pagpasok ngayon, dumating si Com, siya na yung isang tumutulong sa akin na, okay, eto ang gagawin natin. Kasi sabi ko nga, marunong akong maglaro, but when it comes to managing a league, yeah, I am not that good. Yun ang inaano ko, I accept that. So, very grateful ako na I am surrounded with positive and Christian people. Yeah. Good. Oh, that's good po, no? Mm-mm. So, ano, kailan po ulit ito mag-umpisa para ma-invite niyo po yung mga tao, viewers natin? Apo, November 8 na po yung opening namin. Nangangailangan po kami ng mga viewer. Okay. This is not like, hindi alam po natin ang women's basketball ay tulog dito sa Pilipinas, and let's all help each other, lalo na sa mga women's basketball player na buhayin. Hindi po kakayanin ng Pinay Ballers League mag-isa, the management, kung hindi din po sa mga teams na sasali at saka sa mga tutulong. Mm-hmm. And saan kami makakaalam ng mga iba pang mga aktibidades ng liga ninyo? Actually, we have or kung Facebook, gusto naming tumulong or mag-contribute? We have our Facebook page po. Doon nyo po makikita lahat ng teams na sumali. We have our website, the www.pinayballersleague.com. Tsaka sa Rizal, doon nyo po kami halos makikita sa may PSC po. Okay. Po. Doc? So, salamat po sa inyong thank pagpunta sa po amin. Ano? Thank you, Ms. Merenciana Ewan Arayi, President ng ating Pinay Ballers League, at Commissioner Anthony Sulit ng Pinay Ballers League. Thank you. Salamat po. Thank you, sir.